Magandang magandang araw po sa ating lahat at kamusta po kayo mga kamensaheros. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong araw na ng ating paglulubina sa ating mahal na patron, si San Gabriel. At ngayon din po ang ikatlong araw ng ating kwento, Gabrielan. Kung noong mga nakaraang araw, natunghayan natin ang mga pagbabahagi ng ating mga ate at kuya, ngayon naman ay pasalubungan natin ng mga maalab na palakpakan ang mga bunso ng pamilyang Gabrielan. Sina Morgan, Jem at Romina. Sa kanilang mga murang gulang, ano kaya ang kanilang mga maibabahagi upang mapag-alab natin ang pagdiriwang ng ating kapistahan na punong-puno ng inspirasyon mula sa mga kwentong kapupulutan ng aral, ang kwentong Gabrielan. Dahil ito ang kwento mo, ito ang kwento ko. Kwentong Gabrielan, ako lang to, ako si Kuya Jay. Tara, kwentuhan tayo. Para simulan ang kanilang pagbabahagi, pagninilayan natin kung ano-ano nga ba ang mga biyaya at mga talentong ibinigay sa atin na Diyos. Ano-ano ang mga biyaya at talento na ibinigay ng Diyos sa kanila. So tunghayan natin ang kanilang kwento. Ang biyaya at talento po na ibinigay sa akin ng Diyos ay ang pagiging leader ko po ngayon. Kahit grade 5 pa lang po ako, kanakaya ko na po mag-lead sa klase namin at sa buong elementary department. Ang biyaya naman po na natanggap ko po ay healing. Noong grade 2 po kasi ako, na-diagnose po ako ng talasinya at madalas na po ako nagkakasakit at saka sinasalina na din po ako ng dugo. Pero nagkaroon po ako ng komplikasyon sa puso, sinabi na po ng doktor sa mama ko na maaaring di daw po ako mabuhay ng matagal. Pero ito po ako ngayon, malakas. Kahit minsan po nagkakasakit ako ay di na nasasalina ng dugo. Sa awa po ng Diyos at sa mga nagdadasal sa akin, ay nakaranas po ako ng healing from God. Ang pinakamagandang biyaya po sa akin ng Diyos. Kahanga-hangang karanasan ang ibinahagi sa atin ni Morgan. Tunay na mahiwaga ang buhay. Pinagpala, pinagpapala. Malaki ang nagagawa ng panalangin sa taong matuwid, sabi nga ni Santiago. Ikaw kaya, Romina, ano naman ang kwento mo? Sa lahat, ako ay lubos na nagpapasalamat sa buhay na ibinigay ng Diyos sa akin. Pangalawa na aking lubos na pinapasalamatan ay ang pagbigay ng Diyos sa akin ng lakas at malusog na pangangatawan. Sapagkat sa kabila ng kasalukuyang pandemya na ating nararanasan sa buong mundo, ako at ang aking pamilya ay patuloy na pinoprotektahan ng Diyos upang ang aking buong pamilya ay ligtas sa anumang karamdaman, lalo na sa sakit na kung tatawagin ay COVID-19. At aking hiling na patuloy at walang hanggang pagbigay ng Diyos ng malakas at malusog na pangangatawan upang patuloy na malabanan ang anumang karamdaman. Lubos ko ring pinapasalamatan sa biyayang pagbibigay sa akin ng Diyos ng napakabait, maruga at mapagmahal na ina na siyang matiyagang nag-aaruga sa akin araw-araw. At amang lagi sumusuporta sa pinansyal na aking pangangailangan. Salamat din sa Diyos sa biyayang mga pagkain na ibinibigay araw-araw upang hindi magutom ang aking pamilya. Pasalamat din sa Diyos sa patuloy na pagbibigay ng biyaya sa pamamagitan ng aking magulang upang ako ay makapag-aral sa pribadong eskwelahan dito sa ating paaralang St. Gabriel. Patuloy na pasalamat sa Diyos sapagkat kami ay binayaan ng Diyos ng maayos na tahanan upang aming masilungan sa araw-araw. At sa lahat ng pangailangan tulad ng damit, sapatos, computer na aking nagagamit sa pag-aaral at marami pang iba.
Lubos ko ang pinapasalamatan at ako ay binayaan ng mapagmahal at mababait na kamag-anak na laging nag-aalay sa akin sa lahat ng bagay. Kaibigan at mga guro na sa pagtuturo sa akin at ka-eskwela. Lubos ko rin pinapasalamatan sa talentong ipinagkaloob sa akin ng Diyos sa pamamagitan ng pagguhit. Tunay na biyaya ang pag-asang nagmumula sa Diyos. Manalig ka at ikay mapupuspos. Hindi man natin alam ang kanyang dahilan. Kumapit ka sa kanyang pagmamahal. O diba? Parang love story? Salamat, Romina. Ikaw kaya, Jeff? Ano naman ang maibabahagi mo sa amin? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jen Blanco, galing sa Grade 6 St. Therese of Lisieux. Ano-ano ang mga biyaya at talento na ibinigay sa iyo ng Diyos? Ang biyaya na binigay sa akin ng Diyos ay buhay, dahil ang buhay ay pang-isahang beses lamang. Ang mga talentong binigay po sa akin ng Diyos ay pagguguhit. Dahil nung ako'y bata pa, mahilig na po talaga akong magguhit, lalo na pag-portrait and abstract. Wala po talaga nagturo sa akin magguhit, sadyang mahilig lang po talaga akong magguhit at magpinta. Pagsasayaw. Bata pa lamang ako ay mahilig na po talaga akong sumayaw, lalo na pagkasama ko ang kuya ko. At ito ang aking mga talento at biyaya na binigay sa akin ng Diyos. Ayan mga kamensaheros, napakinggan na natin ang kanilang mga pagbubukas sa atin ng sarili. Naway kapulutan ito ng inspirasyon sa pagtahak natin ng buhay. Pero, paano naman kaya nila ito pinagyayaman? Ang kalusugan at buhay ko po ay kaloob ng Diyos. Binigay niya po sa akin ito upang mapagyaman, pahalagahan at pag-ingatan. Kaya po, bilang pasasalamat, kumakain po ako ng masustansyang pagkain para lalo po akong maging malusog at mapagpatuloy ko po ang aking misyon bilang leader. Patuloy po akong nagdarasal para sa guidance ni God. Alam ko po na may plano po siya para sa akin. Ito ay aking pagyayamanin sa parang pag-iensayo sa tuwing may pagkakataon. Pagsasaliksik sa internet sapagkat sa panahong ngayon, lahat ng tao ay nakadepende sa internet o tawaging online dahil sa dulot ng pandemya. Kaya lahat ng uri ng kaalaman ay matatagpuan sa internet. Kaya naman, halos lahat ng tao sa ngayon ay nakadepende dito. Paano mo ito pinagyayaman? Pinagyayaman ko ito sa pamamagitan na pagtutuloy na ensayo ang aking mga talento. Dahil dito ako natututo ng tama at palaganapin ang aking kakayahan. Ganito po ang aking mga paraan upang pagyamanin ang aking mga talento na binigay sa akin ng Panginoon. Isang masigabong palakpakan para sa inyo. Bravo! Wala akong masabi kung hindi. Pinagliliwanag nyo ang aking isipan, hinahaplos ang aking damdamin at tunay na inspirasyon ang inyong mga kwento. Ito na lang. Paano nyo ito maibabahagi sa iba?
paano nyo maipagpapatuloy ang pag-i-inspire sa iba. May babahagi ko ang talento ko sa iba sa pamamagitan ng pagiging inspirasyon sa iba. Na lahat ng tao ay nabiyayaan ng talento ay dapat ito ay gamitin sa tamang paraan upang mapakita natin sa iba na tayo ay may kakayahan at abilidad. Ito ay aking naipapamahagi sa aking kapwa sa pamamagitan ng pagtulong sa aking mga kaeskwela, mga pinsan at kapitbahay na humihingi ng tulong sa pamamagitan ng pagguhit ng kanilang project sa eskwela. Ako rin ay lumalahok sa mga activities sa simbahan sa pamamagitan ng pagguhit ng mga larawan na ipinapaguhit ng mga pinuno. Ako yung humihiling sa Diyos na way pahintulutan na magkaroon ng programa na magturong gumuhit upang aking may pamahagi ang aking talento sa mga kabataan upang sa ganon ay may pagkakabalahan ang mga ito. Hindi lamang sa cellphone tulad games, TikTok, YouTube at marami pang iba. Kung ating pagtututuunan ng pansin, ang mga magulang sa ngayon ay namumroblema sa kanilang mga anak dahil sa pagkahumaling sa paggamit ng gadget na kung saan ay nagiging tamad at napapabayaan ang kanilang pag-aaral. Pinagyayaman ko po ang mga biyaya at talento na ibinigay sa akin ng Diyos. Una sa lahat, ang pag-alaga ko sa aking kalusugan at pagdarasal sa Diyos. Dahil kahit magkasakit pa ako ulit, ay alam ko nariyan si God. Pagagalingin ako at palalakasin para makaya kong mag-serve sa Kanya at maging mabuting bata at leader. Tunay na kahanga-hanga ang inyong mga kwento. Ngayon pa lang, ito lang ang masasabi ko. Dakila Hakib. Maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong karanasan. Maraming salamat, Romina. Maraming salamat, Morgan. At maraming salamat, Jem. Pagpalain nawa kayo ng poong may ayan mga kaibigan. Pasalubungan natin ng masigabong palakpakan ang ating mga panauhin ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pagtantabay at maraming salamat sa pakikibahagi ng Buhay Gabriela. So hanggang sa muli, bukas po, abangan niyo po ang mga susunod naming mga panauhin sa pagpapatuloy ng ating nobinaryo sa pagnonobina para sa ating patron. Ito po muli si Kuya Jay, nagsasabing, ito ang kwento mo, ito ang kwento ko. Kwentong Gabrielan, ako lang to. Paalam!